Good day mga kasaka. Isang panibagong video at vlog na naman ating gagawin. So pasensya na kayo, medyo hindi medyo eh, sobrang tagal na ng bago natin nasundan ang video vlog update. So at marami lang tayong ginawa. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung sitwasyon ng ating inahin. So may isa tayong kaibigan na nag-private message sa atin sa ating Facebook page. So gusto ko lang ipakita sa kanya yung kini-question niya ako kasi bakit daw ivermectin yung kailangan igamot sa mga sugat. So hindi po ako professional, no. May mga dapat talagang gamot or nilalagay sa mga sugat ng ating mga alagang baboy. So sa akin lang, experience ko lang dito sa aking backyard farm. So ating ginagawa nga natin sa kapag merong mga may malalang sugat sa ating mga alaga. So ginagamitan ko siya ng ivermectin. So yung ivermectin mga kasaka, tinuturo ko lang dito. So marami na akong vlog na pinapakita sa inyo na ivermectin talaga yung ginagamit natin dito sa backyard farming. Kasi yung ivermectin may kapasidad siya na patayin yung mga mikrobyo na iniiwan ng mga langaw at lamok. So kung mapapansin nyo mga kasaka, itong mga sugat-sugat dito sa ating inahin ay kagat ng lamok at langaw yan. At ito pa yung isa, bumukol, mastitis. Ayan. So kini-question niya ako bakit daw ivermectin. So dito napakagandang gamitin dito yung convex, tama ba? Basta convex yung in-spray yan na may kulay. So ang purpose nun is para hindi nalapitan siya ng langaw, no? Yung ivermectin naman, purpose naman nito, nako, teka nga. So yun, ang purpose naman nito mga kasaka, patayin yung mikrobyong iniiwan ng langaw sa sugat. So para mas mapabilis na maghilom. So kung meron kayong mga extra na gamot o dapat i-spray sa mga ano, ilagay po nyo yung makikita nyo may mga maliliit na langaw sa katawan ng ating mga ng inahin. So yun lang po talaga nilalagay natin dito. Ayan. So ayan o, nagnanana. Pang ilang araw na ba to? So pangatlong araw na ang ini-spray natin. So daily yung ginagawa natin. So kung may isa kong video na may bukol siya sa may parting hita, ito rin pong inahin na to. Ito lang din yung ginamit natin, ivermectin. So tinulungan siya mapisa agad yung bukol, tulad nung nakita nyo dito sa kanina. So nagnana siya. Ayan. So isang explanation nun kasi meron siyang immune system na pwedeng maghilom ng kanyang mga sugat. Then pinapatay ni ivermectin yung mga mikrobyo na nagpapalala ng sugat. So yun lang, napakasimpleng explanation lang mga kasaka. So kung ano man yung ginagamit nyo sa inyong
mga alaga, ituloy nyo yun. Kung gusto nyo gawin yung ginagawa ko, gawin nyo rin. At hindi rin naman ako mapapaya dahil sinusubukan ko yun dito sa ating small backyard. So yun, hanggang dito na lang mga kasaka ang ating video vlog. So sana ay nabigyan ko ng katarungan yung explanation ko at naunawaan nyo. So please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga ginagawang video. And palike na rin po ng video na to. Hanggang dito na lang. Ingat kayo lagi. Cheers. This is Edgar, ang simpleng magsasaka. Peace.